Hi Ma'am Sir, welcome sa akin channel. Ako si Sibandilan. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nag-subscribe. Yung hindi pa, please like, subscribe, hit the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? For this video, i-share ko sa inyo kung paano mag-install at mag-download ng EOS utility para sa ating Canon camera. So, wag na nating patagalin 'to, sisimulan na natin. Let's go. Ayun Ma'am Sir, so ano ba ang purpose ng EOS utility? So yung EOS utility ng per Canon, pwede mo siyang ma-remote through your computer at saka makuha yung files mo gamit yung EOS utility at saka mag-autofocus ka or like this one, at saka mag-vlog ako tapos hindi ko makita yung kung nakapokus ba ako, pwede natin siyang gamitin diyan. Gamitin yung utility, EOS utility para ma-control natin yung focus natin at mag-record tayo ng videos at saka mag-take tayo ng mga pictures. Pwede natin i-control through computer. Ayan, so magsisimula na tayo. Paano ba i-download at saka i-install yung EOS utility, di ba? For Canon. Ayan Ma'am Sir, so nandito tayo sa Google Chrome. Ayan, as usual, i-search lang natin EOS utility for Canon 1200D. Ayan, click enter lang. Ayan, so dito Ma'am Sir, so maraming pagpipilian. EOS 1200D support download drivers. Hindi natin to i-click. So ito yung i-click natin, yung ph.canon utility 3.10.0 for Windows Canon Philippines. So ito yung i-click natin. So i-download natin to. Ayan. Dito Ma'am Sir, so click lang natin tong download. Hintayin lang natin ng kaunti. Yan, tapos na tayong mag-download, i-click lang natin yung finish download natin saka i-install natin dito, di ba? So ito yon, installer.exe, double click natin. Ayan, so sa dito Ma'am Sir, maraming pagpipilian, USA, Canada, Latin America, Europe, kung saan tayo nakatira. So, Asia tayo, Philippines lang tayo. Next. Ang may install dito Ma'am Sir is EOS Utility 3, EOS Utility 2, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool. So, click lang natin yan. Baka magamit din natin yan, di ba? So, install lang tayo. So, hintayin lang natin matapos siya mag-install. Yan, installation has completed successfully. Next natin. I would like to register now. Na-click muna natin itong no. And so, finish. So, ito yung gagamitin natin. EOS utility to. Yan, so, starts to download image. Let's use select and download images. Camera settings, remote shooting, monitor folder. So, yung pipiliin natin is camera settings, remote shooting. So, hindi pa natin siya makiklik kasi wala pa tayong camera. Hindi pa natin kinunik yung camera sa ating computer. So, ikukunik muna natin yung camera natin sa ating computer para maklik natin to. Nandito na tayo sa picture mode. So, pwede na tayo mag-take ng picture dito. Ayan. Ayan. For video naman, Ma'am Sir, so, click natin tong live view shot. Ayan. So, dito sa live view shot, Ma'am Sir, pwede nating mag-autofocus. So, hindi mo na, yun nga, yung sinasabi ko kanina, hindi mo na kailangan pang mag-focus dyan sa manual na camera mo. Pag gamit mo tong EOS utility ng Canon, makapokus ka na, makakontrol ka na ng yung camera gamit yung computer mo. Pwede din tayong mag-record. So, click natin tong record. Yan. So, yan Ma'am Sir. Pwede tayo mag-record, pwede tayo mag-take ng pictures. So, dito, gamit yung EOS utility, hindi ka natatayo para mag-focus ulit. Titignan mo lang dito sa screen natin
kung nakafocus ba tayo or hindi. So, sakaling i-close natin to, yan, so, stop recording. Samples have not been downloaded to the computer. So, dito, pwede natin kunin yung files automatically by doing downloads. Diba? So, click natin itong download. Ito yung files na kukunin natin. So, ayan. Makikita mo siya sa specify file name, folder na siya sa user si Bantilan Picture. So, sa picture siya lalabas. So, download natin. Yung video na dinownload natin is makikita natin sa pictures. Click. Ayan. So, ayan. Nandyan lang lahat yan. Mga pictures. Ayan. So, ayan. Ayun ma'am sir, so sana may natutunan kayo ngayon sa akin paano mag-download at saka gamitin yung EOS utility. Yun yung para sa akin. So hindi tayo expert sa ganun, pero at least sana makatulong tong video na to. Magamit din yung camera mo. Pwede natin siyang gamitin for live stream. Once again, ako pa rin si Bantilan. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Yung hindi pa, please like, subscribe, hit the notification bell na rin para ayos tayo, 'di ba? Ayun, so kita-kita ulit tayo sa sunod ko upload. Bye-bye!